Good day guys, so meron tayong urban dito may issue about sa may umiilaw sa panel gauge niya, no? Sa dashboard may umiilaw. So umiilaw dito yung battery at saka yung sa fuel water indicator. Ngayon na check natin kung ano yung problema, no? Pakita ko sa inyo. Okay guys, so ayan. Binuksan ko na yung engine cover para may pakita sa inyo kung ano yung issue, no? Ngayon ang issue niya ito. Ayan. So umiilaw na lahat. Start natin. Okay. So ayan yung naiiwan, no? Galing na yung engine pero naiiwan yung ilaw na yan. Yung battery at saka yung water separator hindi ko ito. Hindi, may tumuturog dito sa alternator. Na-check natin kung ano yung possible na problema. Okay guys, sa ganyang problema, actually nakita ko na sa ano to, nasa comments. Nag-post yung may-ari. Nabasa ko yung mga comments, may tubig daw yung water separator. And then, kung ano-ano pa, no, yung mga comments. Okay, so, ito, actual check natin. And then, abangan nyo kung ano yung problema na to para magkaroon kayo ng idea, no? Then bago yan, mag-subscribe muna kayo, no? Click nyo muna yung notification bell and then para quality. Okay, so yan. Yan na guys, so check natin. So magawin natin switch on dahil meron naman indicator. Ibig sabihin working yung fuse, no? So check natin. Usually yan, dapat may magnet to. Yan, dapat nagmamagnet yan. Kaso wala akong nararamdaman na magnet. Dapat mamagnetin niya yung labi ko. Ayan. Kung working tong alternator. So check natin ngayon yung alternator. Kung yan nga may problema, bababa natin yung alternator niya. Okay guys, dito sa issue na to, ang problema niya, umiilaw nga, no? Ngayon, marami nagsasabi, baka daw sa ano, sa may fuel filter. Kasi nga umiilaw yung water separator indicator. Ngayon, depende sa case yan. No, dito sa case niya kasi nalubat yung battery. Ibig sabihin niya hindi nagcha-charge yung alternator. Kaya pinakita ko kanina na pag switch on dapat medyo may magnet to. Minamagnet niya yung labi. So indication niya na hindi nag-work yung alternator. Okay? So bubuksan talaga natin yan. Okay guys, so yan. Natanggal ko na. Ngayon patunogin natin, ha, yung iba yung tumutunog, iba yung problema niya sa indicator. So yung tumutunog, ito. Yeah. Okay. Okay guys, so yun na yung alternator, nabuksan ko na rin. So ito na yung findings ngayon, ha. Ayan, durog yung bearing. Makikita nyo, naiwan. Ito medyo mahirapan tayo magtanggal ngayon. Naiwan yung mga bulita sa ilalim. Ayan. Ayan, gulong na. Ang problema na iwan yung housing sa loob. So, ang possible na problema nito, sira na yung bearing, ginagamit pa. Ngayon, ang nangyari, naputol siguro yung ano, carbon. Ayan, nawala o. Tumikwas. Then, isa na lang yung carbon na gumagalaw. Ayan. Possible, yan ang problema niyan. Pero double check pa rin natin yung alternator. Kung ano pa man naging problema. Yan o, sana hindi nasira to. Okay. Makikita nyo, ito yung nilalapatan ng carbon brush na nawawala. Okay? Okay, so yan na. Palitan natin ang bearing. Yung mga sizes niyan, meron tayong vlog niyan, makapanood nyo sa ibang vlog. Then carbon. Ayan. Okay. Buhay na natin ngayon yan and then testing natin. Okay guys, so ayan ah. So kanina pag inikot mo may mga gas pang natunog. Ayan, smooth na. No? Ayan. Ayan, kakabit naman natin. Tignan natin kung gumagana. Dahil nandito yung mga supply niyan. Wala tayong pa-testing na ano. No? Kaya lang salpa ko dyan para makita kung gagana na siya. Okay, so sinasalpak na natin.
Testingin natin. Nakakabit na. Ayan. Medyo may magnet na siya. Ayan. Kanina wala. Okay. So medyo may magnet na siya. Ngayon testing natin. Papandalin natin yan. Okay. So testing na natin. Pero naman natin ngayon i-start. Ayan. So umilaw yung indicator. Dapat mawala. Okay. Mawala. Sana. Okay. Mawala na. So testing ulit. Ayan ha. Nakita mo, hindi natin ginalaw yung fuel filter. Switch on. Umilaw na sila. Start. Okay. Mawala. Okay. Nabuo yung alternator. Quality ba? Quality? Quality ka? Okay guys, so nakita niyo na ako nung sira. Yan. So, yung bearing, nasira. So, hindi na wala ng contact na yung, ano, yung carbon brush sa stator. Kaya umilaw yung indicator. No? So, sa iba yan, malamang nagpapalit na kayo ng fuel filter. Malamang nagpalit na kayo ng alternator. Kasi nung nakita ko to sa post doon sa group ng mga urban, eh maraming comment, no? Pero ngayon nakita nyo, ayun ang ginawa natin, yung bearing. And then binalik na natin carbon brush, ayan. Okay? So yung carbon brush, ang nangyari kanina, hindi siya naputol, no? Tumukod doon yung bearing. Pinagputulan, ay pinagdurugan, tumukod doon. Kaya, hindi siya nag-charge, no? Kaya nag-iilaw yung indicator light sa dashboard. Okay, so sana, may natutunan na naman kayo. So sana, lahat kayo nakapag-subscribe na. Pakishare na rin ang video para quality.